Hello guys! Namaste! Another day, another vlog. Alas 9 pa lamang ng umaga dito sa Qatar pero tirik na agad ang araw. Nagbabala kasi akong umalis ngayon para mamili ng aming monthly grocery. At dahil maaga rin nagising si Rian ay sinama ko na lang din siya sa Carrefour. Pagdating nga namin dito sa Landmark Mall, napansin ko na sarado ang mga shop. Nakalimutan ko na tuwing Friday nga pala dito sa Qatar, sarado ang mga shop at nag-o-open lang sila after ng sala or 1 PM onwards. Kainaman nga na open ang mga grocery store tuwing umaga at nagsasarado lamang sila tuwing prayer time. Pagkalagay ko nga kay Rian sa pushcart ay tuwang-tuwa dahil ito ang kanyang unang beses na nakasakay sa pushcart at nag-shopping kami. Every time kasi na kapag ako ay namimili, mas preferred ko talaga na ako lang mag-isa ang mag-grocery para makapamili ako ng maayos. Siyempre, habang ako ngayon ay namimili, ay mag-share ako ng ating topic for today. May mga nakausap ako before at nagtatanong kung kuripot daw ba ang asawa ko or mga Nepali at kung sino ba ang nagmamanage ng pera sa aming dalawa. So, ito pong share ko sa inyo ay base lamang sa experience ko sa asawa ko at siyempre sa mga bayaw ko at mga kaibigan kong Nepali. Ang pagiging kuripot ng isang tao ay hindi po nakabase sa nationality. Pero masasabi ko talaga guys na masinop ang mga Nepali pagdating sa pera. Hindi man lahat, pero karamihan sa kanila. Masinop sila in a way na mahalaga ang perang pinagtatrabahoan nila, maliit man o malaki ang kinikita nila. Ang mindset po kasi ng karamihan sa mga Nepali ay ang priority nila na magkaroon muna ng sariling property or lupa at makapagpatayo ng bahay bago sila maghanap ng kanilang mapapangasawa or bago sila bumuo ng kanilang pamilya. Ang iba naman sa kanila ay may mga sarili na talagang property na minana nila sa kanilang mga magulang. Kung kaya't ang next goal naman nila ay ang makapag-ipon para makapagpatayo ng sarili nilang business bago mag for good sa Nepal. Naalala ko nga nung naniligaw pa lamang yung asawa ko, palagi niyang sinasabi sa akin na pwede na raw siyang mag-asawa dahil meron na nga daw po siyang sariling bahay at lupa. Ngunit hindi ko naman inaasahan ang kanyang lupa at bahay na tinutukoy ay nasa malayong village na ng Nepal or sabihin na po natin na sa remote area ng ang bahay na pinatayuan niya doon ay ang lupa na minana niya sa kanyang mga magulang kung kaya't ito ay ginawa lamang niya upang bahay wakasyunan. Kung kaya't bumili ulit kami ng another property na hindi masyadong malayo sa city. Masasabi ko rin naman po kasing isang investment ang pagkakaroon ng lupa or property sa Nepal. Habang busy nga ako sa pamimili, ito namang si Ren ay busy din sa paggangat-ngat. Bago ko nga ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan, i-flex ko nga muna itong mga talong. Alam nyo ba na bukod sa kulay lila ay meron din itong kulay puti? At bukod dyan ay meron siyang iba't ibang sizes. Merong mas malaki pa dito, may mas maliit, at pinakamaliit, meron siyang pambilog at meron din siyang pahaba. O diba, sana all. Char! So back to our topic na nga guys. So sino ba ang nagbabudget sa aming mag-asawa? At sino ang naghahawak ng pera? Alam nyo ba na simula ng kinasal kami ng asawa ko ay hindi po siya naghahawak ng kanyang ATM? Ang iniisip kasi namin mag-asawa na kung ano ang kinikita niya at kinikita ko ay isa lang naman kung kaya't pinagsasama na namin ang aming sahod at saka kami mag-uumpisang magbabudget. Kaya yes po, ako po ang naghahawak ng pera sa aming mag-asawa pero when it comes to budgeting, eh pareho po kaming mag-asawa ang nagbabudget ng aming monthly expenses. Sadya lang talaga siguro mabait ang asawa ko at maluwag sa pera kung kaya't never kami nagkaroon ng issue pagdating sa pera guys at never kaming nag-away tungkol sa pera. O diba, sana all char. So yun lang muna ang ating topic for today guys. Thank you for watching. Bye! Bye!